Go Philippines. Ito po ang aming pag-recap sa mga usapang itinampok sa katatapos ng live webcast. Exclusive na mapapanood dito sa Anime Kabayan YouTube channel. Katuwang ang FPS Media PH at Otaku Bites. Ito po ang Spoiler Alert After Show dito sa hashtag Break It Down. Streaming mula dito sa San Pablo City, Marlon Magtibay here. At syempre, kasama rin natin ang mga kapag-panelista sa live webcast ng Spoiler Alert. Sa pagkakataong ito, mula sa FPS Media PH, sina Sen Yui, Sir Kamal, at Sir Harry. Hello ulit sa inyo! Yo, yo! Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mabigkas yung pangalan mo na tama. Pabira! Yeri na lang! Yeri, yan. Okay. Y-E-R-I, so, yan. Parang madali. Okay. So, isa na namang nakakatakot yet masayang usapan na naman ang ibinahagi natin sa katatapos na episode ng Spoiler Alert. Pero sa pagkakataong ito, dito sa after show, tulad ng ipinangako ni Sir Harry Sir Gama, at siguro kung may ibabahagi si Sen Yui, ay dito natin ikakwento sa after show yung kanilang real-life horror experience. So, Sir Harry, Sir Gama, Sen Yui, take it away. Sige, ito ano eh, magkasama kasi kami ni Gama sa ano, sa trabaho, sa racket. Yes. And marami yung nakakasalamuha ng mga tao, marami yung napupunta ng mga locations, dahil pag nagsushoot, ganyan. Siguro parang sa amin, medyo unusual sa atin tong experience na to, di ba? Kasi religious event yung kinocover namin. So, ikaw ba, Gama, ano ba yung, di mo naman din in-expect, di ba? Na mangyayari yun. Hindi, syempre expected natin maayos lahat. Nasimula na eh. Then, tsaka, maganda yung ano, yung lalo yung unang araw. So, nung gabi, actually hapon pa lang, di ba? May nararamdaman tayo na kakaiba. Hapon, nung, gabi. Ano, madaling araw pa lang. Di tayo nakatulog din eh. Oo. Sobrang, ano, yung, like ito, para lang magkaroon ng context. Meron kaming isang international event siya eh. So, may mga guests from different parts of the world na pupunta sa convention eh, isang religious convention. Saan ho yung venue? Di, kasi ang maganda kasi doon sa event, iba-iba yung venue. Yung una, nasa UST grounds, pangalawang araw, nasa Batangas, third, saan yung third natin? Sa Bataan? Hindi. Bataan. Tarlac. Hindi, Bataan pala. Bataan nga. Ang nangyari kasi, parang kinuha kami, yung team namin. Then, 6 months prior to the 5-day event kasi yun. Nagsushoot na kami. Nag-drone ako sa Las Casa, Pilipina. Yan, sa Bataan nga. Ganyan. Kumbaga, nung ano, medyo tight yung budget. Ganyan. Pero, okay lang. Kasi, alam namin yung 5-day event na yun, magiging okay, maganda. Mga iba't ibang simbahan, yung kinukunan, ganyan. Then, dami namin naka-interview ng mga pare, mga sisters, tapos nagkuha pa kami sa mga ampunan, ganyan. Pero, di namin alam, kasi di pa namin check yung mga footage nun. Wala kaming ka-idea sa mga ano. Basta, kukolect lang kami, dadump namin, kasi bubuin namin yung context right after. So siguro nakakailang gigabytes na rin tayo nun. Alam ko may napuno na ako isang 1 tera nun. Dahil sobrang dami na namin material. So, nung day 1, nung mismong event, then nagdadatingan yung mga guests. Then, syempre, masaya. Tapos napuno namin yung isang venue. Then, kuha kami. Meron kaming, di namin agad kasi napansin na parang iniwasan kami. Tapos, ano pala, parang na-realize na lang namin noon nung kinagabihan. Kaya medyo takot kami nung ano na yun. Na wala kaming kaalam-alam. So, then, nag-i-interview pa, nag-ano pa kami, nagkukuha pa ng mga, tayo dito, sit nurse kung tawagin namin yung iba't ibang ginagawa doon sa event. May nag-cover pa nga doon na isang malaking religious na cable network, TV Maria. Taba? Mm. Nang live.
Actually, doon namin nakuha yung idea na mag-booding kami ng live, ano, ganyan. Dahil doon sa kanila. Ngayon, nung kinagabihan, isa sa pinaka-weird na napansin namin, wala kaming makontakt doon sa main team. As in, parang... Doon sa mismong contact natin doon. Oo. Oh, yung nag-hire sa amin, di namin makontakt. Tapos, nakikita namin siya, pero parang may something di namin makalapit. Tapos parang yung mga taong na ano, iniwasan na kami. Walang kumakausap sa amin. Tapos, syempre kasi inakala namin, baka busy lang tong mga to. Baka, dahil nga ano, masyado malaki yung event. Yung boss namin, si, hindi ko nabibigyan na pangalan. Basta yung boss namin, no, malaking tao. Di lang pala nagsasayta, morning pa lang ba o noon? Noon nata. May nararamdaman na siya, sabi ko, ano, parang di daw okay yung pakiramdam niya. Sabi ko, sir, di pa pwede, bukas ang early natin kasi alis tayo, mapunta tayo ng second location natin dahil dapat mauuna tayo dun sa, ano, dun sa caravan ng mga guests. So, kailangan madaling araw, malis pa lang kami. Tapos, di siya, kahit siya mismo sa amin, dalawa, parang ilang. Ewan ko, di pa namin alam nun kung bakit. So, pagdating namin dun sa office, tinutulogan namin, then nagdadump kami. Tinanong lang kami kung kumain na kami. Sabi, di pa. Sige daw, ano, sagutin daw niya yung dinner. Tapos, itong boss kasi namin to, ano siya eh, jolly, masayain, makulit. Tapos nung time na yun, parang, alam mo yung parang ibang tao yung kausap mo? Diba ko lang kung napipicture mo yung, ano, yung scenario na to na, ano, yung hindi siya yung tao na yun na ilang taon namin kasama, kausap, o ano, sobrang ibang-iba talaga siya. Then, akala ko naman, siguro pagod lang. Kasi malaking tao eh. Pero nung si Igama, sabi niya, kuya, may parang mali daw. Eh, meron pa kami isang kasamang, ano nun, cameraman. Biglang nawala. Sabi ko, teka, nasan si kuya? Si Kuya Juan Bautista. Cameraman siya ng network dati, pero nag-resign na siya doon para gawin. Bila siya nawala, tapos di namin makontak. So, kami naman, baka umuwi. Kasi ano eh, malapit lang naman siya yung tinitirahan niya doon eh. Pero ang pinagtakaan ko lang po, yung hirap ng pag-contact niyo doon sa mga contact persons niyo, yung lugar naman po yung wala namang problema sa wala. Signal. Wala. Nakatawag pa ako sa mga sa nanay ko, ganyan kasi nagpapaano ng souvenir, mga ganyan eh. Bukod tangi lang po doon sa team na kumontak sa inyo yung doon kayo nahirap. Yun yung weird. Kasi parang ang nangyari, parang isolated kami doon na parang wala. Parang wala. Pero kilala kami nung mga na-interview na pari before, ganyan. Kasi kinukuha na namin eh. Na-interview na namin yung mga bishop, yung mga ganyan. Tapos nakuha na pa namin iba't iba nilang simbahan, mga parokya na. Kaya napaka-weird. Kaya ganun yung, ano, parang stranger yung dating sa amin. So, nung kinagabihan yun, nawawala isa namin cameraman. Tapos, di sumasagot sa GC, ganyan. Ngayon, dahil nandun kami sa, ano, si Sir Bo, natulog bigla. Na lang. Okay, sigo, pagod lang. Hindi kami, nagdadump kami ng material dun sa, ano. Tapos, ina-arrange pa namin yung pag-ano. Tapos, mas nauna nakapansin sa akin si Igama. Sige, ano. O, ako na magtutulog. Ayaw mo tuloy pala. Ayaw ko lang kinakalimutan ko. Hindi, kasi ano eh, life-changing yung natuklasan namin nung kinagabihan yun. Siguro, nung buong gabi na yan, sabi ko nga sa inyo, di kami nakatulog, di ba?
May something weird, tapos di kami mapakali. Siguro si Sir, yung ating boss nun, nabanggit ko ba yung pangalan? Pwede mo yun. Ano mo na lang? I-blip mo na lang. Yung boss namin nun, siguro mga anong oras ng madaling araw? Alas tres? Mga alas dos, alas tres. Alas dos, alas tres. May habit kasi ito, ano, mga midnight snack. Parang, oy, baka gusto niyo ano, iinalok natin nun, yung 7-Eleven, mga ganyan. Ay, sige. Tapos nauwi sa ano eh, sa pa-deliver, di ba? Dunkin' Donut sa tan eh. Eh, ano yung Mr. Donut na ano? Kasi nasa 7-Eleven yun, di ba? De, boba siya. Kasi nagtatang kami, akyat siya. After mga 30 minutes, sabi niya. Meron daw problem. Yung araw na yun, pinalitan pala kami. Pinalitan? Yes. Yung team na galing sa malaking cable channel, hindi sila nag-agree na pumasok nun or mag-cover. Nung nakita nila na yung attendees eh, more than 5,000 na international guests, pumayag na mag-live doon sa 5-day event ng libre na ipapalabas doon sa kanilang cable channel. So yung buong 6 months na trabaho namin, baliwala. Nag-ghost kami. Oh. So yun yung pinakamalaking horror story ng kanina namin. Wala kaming kinita na panuwal pa. Ghost kayo. Yes. As in ghost. Kasi as in ghost. Di kami pinansin, di kami kinausap. Nung mismong event, biglang nawala. Nung first day, medyo okay-okay pa eh. Kasi pagdating natin doon, ano eh. Pinakain pa tayo nung uga. Tapos biglang dumating yung team nung ano. Wala na. Wala kaya na. Kaya dapat talaga may down yan. Meron, pero napaka-konti. Para doon sa 6 months sa tinarabaho namin, nagpaluwal pa kami. Ako, nagdo-drone ako ng libre. Parang ganun yung nangyari. Kaya, ano eh, parang sang internet na tulala kami noon. Talagang, alam mo yung feeling na kita na naging bako pa. Siguro, yung matatawag kong ano, hindi man human horror, pero ano siguro ano? Horror of circumstance, ganyan? Oo. Horror. Talagang, di nakakatakot siya na, ano, ang dami mong invest, dami mong, bumili pa kami ng bagong gamit, mga ganyan. Tapos wala nangyari. So yun yung pinaka nakakatakot na, sa amin dalawa, sa career namin, professional career na. Pero sa lahat ng, ano, sa lahat ng nakakatakot na mga nangyari, syempre may matututunan ka. At may natutunan. Yun. Ano po yung naging lesson ho doon sa naging experience ninyo sa nangyari po sa inyo? Kontrata. Bukod sa kontrata, marami kasi talaga kaming nakuha ng ideas. Na pumapasok sa isip namin nung nag-shoot pa lang kami noon doon. Tinandaan namin yung ano, tinandaan namin yung grupo. Lahat ng gamit nila na nakuha na namin, inaral namin. Okay, kaya natin mag-live. So yun, tumuo kami sa sarili naming live set. Dahil doon sa sobrang galit namin. Yun ang kami mag-galit eh. So, hindi mo masyadong galit nun eh. Umpisa na yun eh. Parang pumapasok lang sa idea natin. Mas ano pala itong gantong ano. Kasi hindi naman din sa kanila yung hindi yung live yung nakita ko eh. Una ko nakita yung LED eh. LED sa UST. Pero kasi mahal eh. Oo. Yun yung una naming target, LED. Tapos magpapalabas lang kami ng live. Na ano. Pero yung social media, hindi pa namin masyadong... Noon namin binuha FPS. Yun ang simula ang FPS. Dahil sa amin. Sa horror story na yun. Salamat sa horror story. Nakakapag-live na kami. Yun. Magkano yung pinag-uusapang naging investment nyo prior doon sa naging yung supposedly dapat na event na... Nasa thousands na. Kasi as drone man pa lang. Nasa anim na yun. Yun yung nagbabay yung drone anim mo. Na. Anim na ano? Anim na figure.
Ah, akala ko nasa anim na figure na yun. Na, yun ba yung kasi 5-day event. Ha? Yun ba yung nagbabay yung drone mo? Ay, hindi, hindi pa yun. Iba pa yun. Pero simula nung 6 months, syempre naman, napakalaking ano na yung kontrata. Uh-huh. Kasi tingnan mo na lang ha. Sa isang araw, kapag mag-shoot ka, may travel expenses ka. Yes. Siyempre yung gamit mo din, yung equipment mo, uh-huh, yung nadidepreciate yung value. So uh-huh, kapag ka, kumukuha ka ng contract, kasama yun. Uh-huh. Kasi ano eh, after certain amount of shots, yung camera mo wala ano eh. Uh-huh. Bibili ka ng bago. Uh-huh. So kailangan, nag-a-allocate ka ng para doon. Uh-huh. Eh dahil dun sa nangyari na yon, halos 1/4 ng buhay ng mga gamit namin ngayon, wala. Uh-huh. No disrespect po sa inyong lahat, no? Since kasi naikwento nyo last time yung about kay the great Cesar Apolinario, nalaman mo ba niya yung nangyari sa inyo? Hindi, hindi namin kaya sa sobrang nahihiya kami sa sarili namin dito eh, pag malaki. Pero ano rin naman kasi may blessing din naman din in this guys. Dahil noong time na yun, na-regular na ako, ganyan. Tapos uh-huh, yun yan, may lumabas na bonus sa uh-huh work. Nabili namin agad yung mahal na gamit. Simula yun. Uh-huh. Kumbaga, dami na natutunan bilang professionals din. Uh-huh. Kaya, kumbaga, hindi ko rin naman masisi yung boss namin dahil nagtiwala siya masyado dahil siya siguro mga pari yung kausap, mga taong simbahan. Tsaka malaki din talaga na wala. Kita mo hanggang ngayon, ano? Hindi na namin binabanggit. Yung nga, no disrespect sa mga ano, sa mga taga-church. Mm-hmm. Mm. Pero hindi naman kasi yung mismong church ang may sali. Isa uh-huh dun sa mga tao dun sa paligid nila. Ano, parang uh-huh nalit ko na natanggal din. Ah, tanggal din dahil dun sa, ano, dahil dun sa event na yun. Uh-huh. Pero sayang kasi ano eh, ang laking opportunity niya para sa isang maliit na production company uh-huh na makapagpakilala. And uh-huh yung talaga namang, kaya naman siya ipinasok dun nung boss namin is because devotee siya nung ano na yun. Uh-huh. Kaya hindi namin no hold against science. Sige, okay na rin. Kasi pare-pareho naman tayong umasa, ganyan. So, kumbaga, natututo na lang. Sa Yui, after na marinig mo yung kwento, siguro, una mo lang nakinig sa kanila way, way back, ano yung naramdaman mo about doon sa kanilang naging experience? Eh, ganyan talaga buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ay, pero si Sen Yui, ah, nito lang nakarami na siyang horror story. Kasi nabakunahan siya nung Monday. Nung pag-uwi niya dito, parang medyo nawi-weirdoan kami sa kanya nun. Kasi wala siyang nararamdaman na kahit ano. As in, siguro dahil inisip namin nung una, Pfizer yung sinaksak sa kanya. Sabi kasi pare ni Gama, parehang Moderna. Kaya pa-uwi pa lang, ramdam na namin, mabigat na yung pakiramdam namin, masakit na yung balikat. Pero ito kasi si Senyoy, nung kinahapunan, biglang ano nagreklamo, ay kuya, sakit nung ano kanang braso ko. Siyempre ka ako, nabakunahan ka eh. Pero kuya, sa kaliwa ako, binakunahan. Hindi, masakit yung kanang braso dahil pag magniga ako, hindi ko pwede maganan yung kaliwa. Senyoy, sa kaliwa ka binakunahan, nire-reklamo mo yung kanan. Ako nga, sign of back eh. Oh, yun lang. Ayun. Anyway, speaking of horror, may kwenta mm-hmm ako. Sige. Yan. Eh, problema yan, hindi ako ang receiver. Hindi ako yung natakot. Kasi, sa eskwela namin noon, sa ano, sa BPC yung eskwela sa ano, mga ano, Sabado yata noon, Sunday. Kasi remember ako ng club noon eh. Tapos eh, pag mga club members, madalas nakatambay lang sa school. Tapos dun sa office. Anong nangyari noon? Dahil walang tao sa eskwelahan, mga hapon yon, makakasama namin sa buong school, ang gwardya, yung sa club namin, na campus paper club. Teka, may pogi ba dyan? Kaya ka nagkakwento? Wala, syempre. Tapos, yung, ano, yung sa SG, na ano, so dalawang club doon, SG tapos yung sa campus paper. Ngayon, ay, school ba yan? O yung nasa ha? College sa BPC. Tapos sabi mo yung name ng school, ako iniiwasan ko nga. Hindi, okay lang. So, ano, yun nga. Ay, si Maguchi ba yan? Ay, hindi ba yun? Hindi ba yun? Tapos, ayun, si ano, yung
Di syempre ako, wala na, di man ako takot sa ano, sa mga multo, mas takot ako sa tao. Pumunta ako ng ano, ng sa CR na pang girls. Di, walang tao, walang matatao nun. Alam, ano mo sa CR? Anong ginagawa mo sa CR ng boys? First floor, second floor. Bakit mo ina-emphasize na pumunta ano ka sa CR na pang girls? Ano kasi ba? Dapat automatic na namin iisipin yun eh. Hindi, may iba so, kasi... Sabi po, mapasok ka sa CR ng boys? May iba kasi CR na unisex. Ano ka ba? Okay, yun. So, sa first floor, second ikaw, floor, ha? Yung mga lahat ng mga tao nasa second floor. Pagdating sa first floor, walang tao doon. So, badang hapon na, medyo madilim-dilim na. Ang tao lang doon, gwardiya. Tsaka yung aso niya, na malaki. Tapos yun, bumaba ako sa sinasaba yung CR eh. Tapos eh, walang tao, siya pumasok ako doon sa CR. Tapos pagsara ko, may biglang, may mismo nagsunuran ng mga taga-SG, ng mga members. Hmm. Tapos eh, bago sila umasok, syempre kumuha ka ng takanta, kumuhuni-huni. Alam mo naman ang tunog ko. Tunog ko pag umuhuni ako. Tapos syempre, nung pumasok sila, tumahimik ako. Kasi yan, nakakahiya. Tapos biglang sabi nila, huy, ano yun? Biglang tatahimik. Eh ako, nung time na yun, gusto-gusto ko yung tunog ng The Grudge. Yung gano'n. Okay naman ako, dito naisipan ko na i-prank. Hindi na gano'n ako. Yung dalawang babae, nagtakbuhan pala yung palabas. Eh, syempre, ako tapos na ako prank, tapos na ako gumamit ng CR. Lumabas ako, paglabas ko ng CR, nakasalubong ko yung dalawang abay, may kasamang gwardiya, may kasamang aso. Tapos, syempre, dead na ako. Hindi ko sinabing ako yung ano, ako nanakot sa kanila. Ewan ko, umalis ako, basta ano, diretso ako sa hindi, ayaw ko pagbintangan na ako yung nanakot sa kanila. Anong taon nangyari yan? Ano, mga totoo, hindi ko, siguro mga, sa mga college days pa ako nun eh. 2007 siguro, mga ganyan. Siguro malamang hindi mo naalala, pero... Pero kaya paborito ko yung The Grudge na tunog. Talagang si RF, panakot ka lagi yun. Malamang hindi mo man naalala, pero baka nasabi mo na sa huli sa mga classmates mo, it's a prank! pero sabi ko sana prank yun, kung hindi ako. At sa likod. Yeah, may kwento ko. Ano tawag dito? Kami ata nila Itchan yun. Tsaka ni Jello. Yan. Ando kami sa likod. Tapos umuulan ata. De, ano context niya? Time na nagsushoot ba tayo niya? Time siguro na nagsushoot. Pero nasa likod na kami noon. Doon na kami natutuloy. Sa may green screen? hindi sa green screen, dito lang sa kusina kami nag-aano nun eh. Medyo umuulan nun eh. Tapos parang nag-blink yung ilaw na ganyan. Tapos kumikidlat-kidlat. Tapos syempre, yung patak nung ulan, maririnig mo naman sa higit. Sa tawag dito? Doon sa mga bato. Eh ang narinig namin, nung pag-blink ng ilaw, may naglalakad. May naglalakad na ganyan. Parang lights out kami, tatlo kami ano eh. Nagkumpulan kami ganyan. Tapos sabi, ano eh, nagsushoot tayo ng ano. Horror dimension siya ano. Tawag dito. Left to die. Tapos doon kami natutulog sa likod eh. Ikaw nasa bahay ka na ata. Sa bahay ka ata natutulog eh. Nagsushoot tayo ng left to die nun eh. Tapos nung may parang naglalakad doon sa ano. Nagkapit-kapit doon. Ay, yung taso. Oo. Sabi ni Ichi, huwag tayo maghiwa-hiwa na yun. Dahil sa horror movies, di ba? Parang hiwa-hiwalay. Patay kayo sa isa. Makalimutan nyo. Hindi, pero natuklasan nyo ba kung ano yung source ng tunog? Kapalaka. Palakang koka. Kasi, hindi ko makalimutan. Lagi ko naririnig yun eh. Kung di palaka, si Barak. Ay, yung asa na malaki. Ito, share ko na yun sa nanay ko. Yung bahay kasi namin dito, nung bagong gawa, parang siyang glass house. May mga salamin. Tapos, yung framing niya, stainless. Ngayon, every summer, may nagbabuff nung, nagpapalinis. Ngayon, kaya hindi rin na natutulog nanay ko dito sa bahay na to eh. Umuwi siya sa luma naming bahay. Kasi nung bumangon siya ng alas 3 ng madaling araw, nanay ko kasi matutulog yan ng mga 8.
tatapusin lang niya yung drama na isa. Tapos hindi siya madaling araw. Kasi talagang ganun siya. 3 a.m. siya gigising. Kwakape, tatambay. Ganun lang. Yun yung talagang ano niya. Eh, one time, nung pagbaba daw niya, meron daw siyang ano, abang papunta dun sa kusina, sa peripheral ng mata niya, may nakita daw siyang dumaan on the other way na nakapute. Doon sa ano, doon sa pader, sa mga glasses, sa mga glass. Dahil ako naman, dinededma ko lang. Eh, biglang humiyaw. Tapos nabagsak niya yung mug niya ng kape. Dahil takot-takot. Eh, nanay ko yun. Dahil na-explain ko, ma, hindi multo yun. Ano? Ikaw lang din yun. Tapos naman, sa kabilang direction eh! May ginaganan niya. Ako naman kasi, alam kong siya yun dahil nangyari na sa akin ilang beses. Biglang tingin. So, ang ginagawa ko, ha? Kumbang ako. Tapos pa ulit. Okay. O yan, yan ba yung sinasabi mo naman? Ay po! Nagmura. Buhal lang niya. Ayaw, hindi na ako matutulog dito. Kaya na doon siya. Yung biglang tingin mo. Kasi nagre-reflect yung mga salamin sa isa't isa. Last so, yung sa isang kasi reflection, pasulong ka. Doon sa reflection ng kabila, pabalik. Makikita mo na kasi pagpabalik-balik kayo, ah, reflection ko lang pala. Eh, nanay ko, takot-takot kaya ayaw na matulog dyan. Glass kasi yun. Saan nakakatakot yun eh? Yung mga ganong unexplainable sa umpisa. Sa palamang. Pero may isang umpisa lang pusa ng mga ano. Ikaw, Marlo, kwento. Horror story. Siguro, ito kasi, not really horror, pero parang nagresulta sa isang balungkot na ano, na parang end of friendship between sa amin ni Carlo pati doon sa ilang mga kaibigan namin sa dito sa San Pablo. May isa kaming na naging dati rin namin kaibigan na naghikayat sa amin ano na kausapin daw namin yung espiritu ng ano ng na namamahay daw doon sa ano tinitirahan namin. Tapos nung ano nga nagsindi ng kandila yan ang binantayan namin yung ano yung parang daloy ng apoy. Tapos nung afternoon biglang naglikot yung yung alab ng ano ng kandila kahit hindi naman mahangin doon sa place na yon. So parang ang ipinayo sa amin ng ano nung dati naming friend ano na ano ipagdasal niya lang yung ano yung kaluluwa nung namamahay doon sa tinitirahan namin. So hanggang ngayon doon pa rin kayo nakatira? Doon pa rin kami nakatira. Sige, huwag na natin imbitahan dito si Marla. Baka dali niya dito yung spirit. Wow. Kahit ako nagulat din ako na I'm expecting a horror episode pero a different face of horror. Uh-oh. Yung mga narinig ko mula sa kasi inyo. Kasi ako mismo, or siguro, ewan ko, nakawang ako sa'yo agad, di ako sa'yo niniwala sa multo. Sorry. Takot ako sa ano? Takot ako sa tao, tsaka sa aso. Siguro ano, kumbaga, para maging karanan din ng context. Medyo, ako kasi nasa, sabihin natin parang may, ano, atheist, ganyan. Ginagalang ko yung mga religion, ginagalang ko yung mga naniniwala sa Diyos. But me particularly, di ako kasi ako naniniwala sa religion. Batay doon sa mga napag-aralan ko, doon sa ano. Kasi siguro dahil I feel na yung religion ay divisive. So kaya, imbes na pagbuklorin nyo yung tao for a common good, di ba? Or common good. Turns out, nasasanay tuloy ako dahil kay Zim, naalala ko yun, napapa-English na rin ako. Nasasanay, kumbaga parang na, ano, napaghihiwalay niya yung mga tao. So, eh ako, nagsakristan pa ako nung high school ako. So, kumbaga, siguro kakabasa ko rin ng mga philosophical and more on scientific thinking and learning, critical thinking. Baka mayroong explanation sa mga bagay-bagay. So, yun nga. Yes.
Kumbaga, although religious yung family ko, ako lang yung medyo ganito. pati yung circle of friends ko, sila mo, sila David. Ewan ko lang kung naawakan ko itong dalawang to, si Senyori at si Gama. Mas nagagawin ng facts muna. Kahit dun sa experience namin sa iMother, kahit nagshoot kami ng horror, naghanap kami ng scientific explanation muna bago mag-jump dun sa mga ganyan. Pero kung gusto mo talaga ng horror story na true to life, meron ako i-share na talaga nangyari sa amin. Alam niyo ba yun sa mga kulto-kulto? Yung mga kumakatok, mga ganyan. May na-experience kaming ganun. Na may kumakatok, may biglang yung parang na-experience dun sa south na katok ng katok, alang tigil, as di mo makita kung sino kasi biglang aalis na lang, mga ganyan. So yun yung mas nakakatakot. Kaya siguro yung mga western films like yun nga, Texas Chainsaw Massacre, yun yung mga pumapasok sa isip ko. Hindi ko inisip ng multo yun. Inisip ko may someone will hurt you. Yun, na-experience ko yun. Yung natakot din ako. Umabot sa puntong may pamalo ako sa ilalim ng unan ko. Mga ganyan. So, siguro itong mga experience na to, syempre, especially doon sa nangyari sa inyo, yung ginawa ni Senyui sa kanyang mga kaibigan, anong paalala siguro ang nais iparating sa ating mga sarili regarding sa mga ganitong experiences? Asen Yui, anong siguro ang maring i-remind yan doon sa akin kasi ano? Hindi naman sa although natatakot ako sa mga certain situation, kunyari dahil sa dagrad siya, takot ako dumaan sa hagdan na ano, may butas sa ilalim pag sa gabi. May imagine ko mga ganong instances, mga ganong scenes dahil sa mga movie. Pero once na ano, na sa ibang situation, kunyari ako lang mag-isa sa ano, isang bahay, madalas tinatanong sa akin yan eh, hindi ko ba natakot na ikaw lang madalas mag-isa, ganon? Sabi ko, hindi. Sabi, ano, parang ano eh, mas natakot kasi ako sa tao. sa mga killer, mga ganun, sa possible na gawin sa isang tao. Doon mas natakot ako doon kaysa sa isang bagay na hindi ka masasaktan kung ano man 'yun, kung may multo man or ano man. So 'yun ang ano ko, mas more on physical na ano na threat. 'Yun ang ano ko. Paano mo lalabanan yung mga ganung takot or yun nga, how to conquer your fear pagdating sa iyong ano, sa iyong... Busy kasi ako magbasa eh. Nasa ibang ano yung ating ano ko eh. Well, gabi. Yung iba, matakot silang gising sa gabi dahil iba iniisip nila, horror iniisip nila. Ako mas ano eh, busy ako magbasa ng novel. O like, kaya manood. Poging lalaki iniisip niya kaya. Paglaro. Ayan. Hindi siya natakot. Ano Gama? Ano yung mga lessons daw na natutunan mo sa mga fears? Lessons. Katulad na yung mag-time mag-iwa-iwa. Hindi, madami. Madami din naman. Kasi, kung hindi mo naman lalabanan yung takot mo, wala rin mangyayari talaga. Tulad ko, ako, takot ako sa karayo. Totoo lang. Bata pa lang ako. Paano yung injection mo sa ano? Yung bakuna? Kinaya ko nga. Pero nag-high blood ako noon. Tapos kinabukasan nilagdot siya. 150-100 ako noon. Nung binibi ako bago ako bakuna. Talagang ano, hindi pa rin matanggal yung takot. Pero nagagawa ko na. Kasi nung mga early mga nag-apply ako ng trabaho sa tawag dito sa pabrika mga 2012 nung ano pag nagpakuha ako ng dugo niyan sa ano ko, talagang manghihina ako buong katawan. Recently lang sa may Lasal, nahiwa ako ng ano dito, nahiwa ako ng ang tawag din ng pangsukat, ang tawag din meter, metro ano na bakal, nahiwa ako dito eh, takot din ako sa dugo eh. Nung nakita ko yung dumudugo na yung likod mo. Dumudugo na yung kamay ko, inawakan ko yan.
Yan, hindi, yung totoong dugo. Tawakan po yan, tapos nakikita ko tumutulong na yung dugo sa ano. Nagpa-alot na ako ng panyo dyan, tapos hindi ako. Kasi nahihilo na ako noon. Hindi ko na alam yung ano nangyayari. Saan nagba-blackout ako pagka sobrang ano, sobrang takot. Ayun, pero ngayon nalalabanan ko na. Huwag mo na lang paduguin yung sa karayom na lang. Then, kung di mo lalabanan yung takot mo, walang mangyayari talaga sa buhay mo. Aha. Aha. Naman ang na-realize ko yung mga experiences na yan, hindi pa pwedeng may mawala diyan eh. Kasi pag sinabi, ako wala akong kinatatakutan, dito to yun. Kasi lahat tayo may fears, may certain fears. Hindi man sa multo, hindi man sa mamamatay tao sa ano, sa ibang bagay. Katulad ng kwento nga namin, ibang form ng takot. Pero it makes you smarter, 'di ba? And it makes you stronger din. So mainam na siguro kahit sa gayto yung mga genre na pinapanood natin, ano, masaya tayo na na-expose sa takot kasi mas tumatapang tayo after. Diba? Yung iba, ayoko manood ng mga horror films, ayoko manood ng yun. Pero ano eh, it's isa na yung paraan para labanan mo yung takot mo. Kung bawa ako, meron talaga arachnophobia. Takot ako sa gagamba. Kahit gano'n pakalit yan, medyo ang tingin ko kasi doon, parang siyang kamay. Naputol na. Hindi ko pa nakapaglaro ng yung mga gamba na nasa posporo noon, mga bata pa. Uso yun yung mga sa mga lalaki, di ba? Tapos, pero ang favorite kong, isa sa mga favorite yung superhero, Spider-Man. Maliit na gamba. Pero yun nga, parang madami, kaka-expose ko, nakakita na ako ang tarantana, pero hindi ko pa nahawakan. Pero sabihin, kahit pa paano, nag-i-improve ka. So kung meron ba, katulad din sa experience ni Marlon, meron silang mga certain na mga takot na experience. Pero yung experience na yun, panigurado, mas kakayanin nilang i-handle yung mga ganong sitwasyon. Ganun ba? Kasi nalagpasan mo na eh. Alam mo nang kaya mo na, di ba? So, medyo katulad namin, naloko nyo kami ha. Pwes, magbubuo kami ng live. Kumbaga, nagkakaroon ka ng courage na humarap doon sa mga bagay na unknown. Yun yung maganda pag na-expose ka sa fear. Yeah. Yan, siguro isang last question na lang, separate pa parating ngayong Undas, pero wala tayong, dahil hindi tayo pwedeng pumunta sa mga cemeteryo sa mga certain dates gawa ng pandemya pa rin. Sino yung mga nami-miss nyo ng mga mahal nyo sa buhay na tumanaw na? Si Newby. Lola ko. Yung lola ko na mga 80 plus na yata siya nung Although nung bago siya namatay, maaalala niya pangalan namin, pero di niya maaalala sa mukha. Kunyari, sabihin ko, ano pangalan ko? Bulaan muna niya ibang pangalan ng mga kapatid ko bago niya sabihin yung pangalan ko. So, yun. Medyo sana malabo na rin ang mata or ano. O dahil sa minsan lang ako umuwi. So, yun. Tsaka yung lolo ko rin na bata pa lang nawala na. Yun. Sir Gama. Sabi kasi, hindi ko masyaso. Pero ang pinaka na may isip ko na ko lang. Yung ba, yung sa site ng mama ko, hindi ko nalabutan eh. Kasi wala pa ako na teki na ito. Atay. Yung chahit ko na close talaga sa amin. Hindi ko yung tata ng matay. Nagka-pansin. Yun, medyo na-miss ko siya. Tsaka syempre, yung amin, kahit yung kaibigan namin. May isa pala ako na-miss. Maganda ka na, pwenteng sa Valentine's Day. Tunay na pag-iing. May isa pala ako na-miss, Fenrir. Ayun nga sa'yo. Kasi si Fenrir nasa ilang taon na rin. 10 years na talagang nasa... Pero lumaki din kasi sa atin si Fenrir eh. Nakasa namin na husky na more than 2. Ako na-miss ko yung lola ko. Kasi nung maliit pa lang kami, hindi naman ganito yung buhay namin. So kumbaga, at least sana na nakasa niya itong... Na-explain sa amin. Medyo maayos. Pero isa pa, hindi naman siya nanginis, pero nanginhinayo. Yung biological father ko. Siguro para may context lang.
Dahil hindi ako nagpapatawag sa tunay kong pangalan kasi bitbit ko yung pangalan niya. And bago siya manategi, kinontrolado niya kasi na yung buhay ko eh. Na, ito lang ang course na kukunin mo. Ito lang ang kukunin mo. Ito na pwede mo maging trabaho. Dapat either engineer ka na, maging civil engineer ka or maging architect. Kasi dala mo yung pangalan. Then nung college ako noon, nag-architecture ako na matay ka. I-decide na rin ako, huwag mo patawag sa name niya. Kasi ayaw niya mabahira ng kahihiyan. So, di ako nagpapatawag sa tunay yung pangalan. Pero siya rin talaga sa rason kasi makalim niya pangalan. Hindi, hindi rin. Pero ang ano kasi, is ngayon, ito na ako. Sabi niya, wala daw pera sa arts. Wala daw. So, gusto ko sana ipamukha sa kanya na, ito na ako ngayon. Kumbaga. I can manage na on my own doon sa gusto ko. Kasi after nun, nagkaroon ng identity crisis. Di ko alam kung ano gusto kong course talaga eh. So nahirapan na akong humabol. Tapos syempre late na akong nakapasok sa industry na gusto ko pala eh. 30 years old na ako nun. Pumasok ako sa media. So sayang, ang dami ko na sayang oras. Gusto ko sana sabihin sa kanya na in your face. But not to the point na ano na galit kayo. Yung parang you want to prove him wrong. Gusto ko lang I want to prove him wrong na sabi mo walang pera sa ngayon sa architecture walang pera kasi wala namang nagpapagawa ng bahay na crisis. Ayun. So ako naman syempre pinaka na miss ko yung mga parents ko na namatay around 10 years ago. Sa kabila ng naging salbahe kami lalo na kami ni Cardo ayun nandun pa rin yung ano yung pagmamahal na binigay sa amin nang walang anumang bahid ng ano ng galit. Siguro kung may sama ng loob siguro dahil sa kasalanan din naman namin pero syempre tulad ng lagi natin sinasabi na sa kamo pa lang mararamdaman yung kahalagahan ng isang bagay or in this case isang tao or mga tao kapag sila ay nawala na sa iyo. So talagang ano talagang every time pag ganitong undas lalo na kapag ano araw ng mga birthday nila yun talagang ano talagang ano na yun hope sana mas nabuhay pa sila ng mas matagal. Hopefully, lahat po ng ating mga mahal natin sa buhay na kumano na, mag-alay po tayo ng thoughts and prayers sa hope for the repose po ng kanilang mga kaluluwa. Anything to plug po, Sir Eric? Huwag niyo po kalimutan i-like yung aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. At Twitch channel, twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. And website, www.fpsmedia.ph. Ayun, marami pong salamat si Sir Eri, Sir Gama, at si Senyo Wit. Siyempre, sa ngalan po ni Zim Shahid from Otaku Bites ay bisitahin nyo rin ang kanilang mga platforms sa Otaku Bites sa Facebook, Twitter, Instagram, at sa YouTube. At syempre sa kanilang main site, www.otakubitesph.com. Again po, iniimbitahan po namin kayo na panoorin ang spoiler alert. Ang live streaming po namin ay mapapanood every Friday nights at ang ating after show ay mapapanood tuwing Sunday, premiering at 12:30 PM dito po sa Anime Kabayan YouTube channel. Ipagpapatuloy namin ang paggawa ng mga content na magbibigay sa inyo ng kaaliwan at pagtalakay sa mga balita at isyu ng upuko sa inyong mga kaisipan na magdudulot ng matalino at pakakwirang palitan ng puro-puro, pananaw at opinyon. Ano man ang inyong salobin higil sa aming mga kasaping dilakay, mag-iwan ang komento sa ilalim ng video na ito. At sana po sa inyong panonood, pag-like, pag-share, pag-subscribe at sa inyong tulong at suporta na inyong may bibigay, ay makakasa po kayo ng magagandang content mula sa amin. And with that, sumayin yung isa na namang edisyon ng #BreakItDown. Marami pong salamat sa inyong panonood. Follow me on my Twitter and Instagram account at Anime Kabayan
at mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share. Ring the bell also. Hanggang sa susunod po nating pagkita sa ngalan ni na Sir Harry, sina Sir Yui, at kay Sir Gama, at kay Zin Shahid as well. Ako po, si Marlon Magtibay. We are logging out. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa amin. And that's how we break it down. Break it down, yo!